Okay, mga kalatigo, magandang hapon ho sa inyong lahat. Mar Batigas sa ating programang Latigo ni Batigas. Alam nyo, pag-usapan nga po natin itong panukala ng PhilHealth, no? Na dagdagan ang premium contribution ng sa PhilHealth ng ating mga bayaning OFW. Eh alam nyo, sa totoo lang, ang sabi nga ng mga bayani nating OFW, ay malaking pasakit at mahirap ang ginawang hakbang na ito ng PhilHealth na sila ay dagdagan ng premium contribution. Isipin mo, mula sa 2.7% ay gusto mangyari ng PhilHealth ay gawin itong 3%. At ito'y ayon sa ipinilabas na memorandum circular ng PhilHealth ay obligado na maghulog itong mga OFW ng kanilang premium contribution. Yan ho'y talagang malinaw na para bang pamimiga sa ating mga kababayang bayani na OFW. Isipin mo, hindi ba alam ng pamunuan ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ng ating mga bayaning OFW ang yung hinihingi sa kanilang premium contribution sapagkat sila ay may international coverage ng medical insurance. In short, ay pag umuwi yung ating mga kababayang OFW sa ating bansa, ay hindi napapakinabangan yung PhilHealth. Di ba? So, napakalinaw po niya na isang pagsikil, panggigipit sa ating mga kababayang PhilHealth, kababayang Pilipinong OFW. Isipin mo na lamang sa dami ng ating mga kababayang OFW ay umabot po sa 280,000 na mga OFW ang pumirma ng petisyon, online petisyon, na sila ay tumututol sa dagdag na premium contribution sa PhilHealth. Ayan ho'y malinaw na panggigipit sa ating mga kababayang OFW. Mabuti pa nga itong si DFA Secretary Teddy Luxin ay nagpahayag na hindi makakatulong sa ating mga kababayan na mga OFW ang pagkaltas sa premium contribution ng mga OFW. Lalo na isipin mo, mula sa 2.7% ay gagawin itong 3%. Anong sabi ng ating mga kababayang OFW? Ang 1,000 piso para sa kanila o 2,000 piso ay napakalaking tulong sa kanilang pamilya para makadagdag ito sa pangtustos sa kanilang mahal sa buhay. O di ba? Anong sabi ng isang OFW na nagpahayag ng kanyang saloobin na 99.9% ng kanyang buhay ay pamamalagi sa ibang bansa. Ibig sabihin, halos lahat ng kanyang buhay ay doon na lamang inilaan sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos, dadagdagan na naman ninyo ng another percent. No? From 2.7%, gagawin itong 3%. Napakabigat na pasanin yan ng ating mga bayaning OFW. Ngayon, ano na ba ang nangyari dyan sa pamunuan ng PhilHealth sa pamumuno ni Brigadier General Ricardo Morales, AFP, retired President and CEO, Vice Chairman, Indirect Contribution at Sector Member. But General Morales, sir, ano bang nangyari at kailangan nyo pang itaas ang contribution ng ating mga OFW
sa PhilHealth. Talaga namang nakakatawa itong ma-official ang ating PhilHealth. Ito pa, ito pang isang pasaway eh. May isa pang pasaway na ating senadora, si Senadora Risa Ontiveros, na sinasabi nga nito ay dagdagan ng ating mga kababayang OFW ang contribution, ang premium contribution sa PhilHealth. Dahil ito raw ay para sa kinabukasan ng mga OFW. Isipin mo, sa dami ng OFW sa buong mundo, umabot ito sa milyon kung di tayo nagkakamali. At sila'y obligado, mandatory na maghulog ng premium contribution sa PhilHealth. Eh talagang... Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid! Yan ang sinasabi nating mali kayo dyan dahil ang mga OFW, pag uwi nila sa ating bansa, ay hindi rin nila magagamit yung PhilHealth na yan. Dahil doon sa ibang bansa, pag sila nagkakasakit, ay meron silang international coverage sa kanilang medical insurance. Kaya hindi na ako dapat, hindi na dapat na dagdagan pa ang panibagong pasakit sa ating mga kababayan. Hindi na dapat dagdagan pa from 2.7% ay gagawin yung 3%. Kaya nga ho, marami hong nag-PPM sa atin na mga OFW at sinasabi nila ay pabigat sa kanilang mga paghuhulog. Ha? Sa kanilang sweldo mababawas pa. Sa kanilang sweldo yung 3%, 2.7%, napakalaki na nga yun eh. Ay ngayon, kung dadagdagan pa ninyo at gagawing 3% at mandatory na kakaltasan, eh hindi ba kayo naawa sa ating mga kababayang OFW na tinuturing nating mga bayani? O ngayon, o sino, tama ba ako o hindi? No. Oh, hindi ho ba nakakatawa yung desisyon ng PhilHealth Administration, no? Kung si General Rosales man yan, o Morales, ay mali yung isa totoo lamang eh. Nung panahon dyan napakaraming ngayong mga opisyal ng PhilHealth na nagbubuhay mayaman, nakatira sa mga mamahaling hotel ang nagbabayad gobyerno. Eh kung hindi tayo nagkamali, noong panahon ni Risa Ontiveros dyan, bilang president ng PhilHealth, ay napakarami rin itong nawaldas na pera na hindi man lang na-audit ng ating gobyerno. At ito na naman, nagpapanukala ka na naman, Senador Risa Ontiveros ng karagdagang premium contribution sa PhilHealth ng ating mga OFW na sinasabi mo, kasi yung nagmamalasakit ka, ay para naman ito sa inyo. Ay para ito sa inyo, ay doon nga sila sa ibang bansa, hindi nga nila, hindi nila magamit yung PhilHealth natin dahil sapagkat meron silang international coverage ng kanilang medical insurance. Pagdating naman dito sa Pilipinas, ay walang pakinabang ang PhilHealth dahil hindi kinikilala dahil sila nga ay may international coverage. Oh, eh tama din si Department of Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin na panigan itong pahayag na ito o itong hinaing at reklamo ng ating mga OFW. Okay, panoorin natin yung rally ng mga mahal nating mga OFW dyan sa Hong Kong. Panoorin natin. Simpleng halaga ang 10,000, ang 20,000, napakalaking halaga po yan para itutulong na natin sa ating mga pamilya na naghihirap, kukunin pa sa atin, sisingilin pa tayo. At pag tayo naman ay na-ospital dito sa Hong Kong, hindi naman po PhilHealth ang ginagamit natin.
Tayo po ay pupunta sa mga ospital dito, may mga ID tayo, at tayo po ay mabibigyan ng service. Pag tayo naman... Okay, malinaw po. Napanood po natin yung welga ng mga OFW dyan sa Hong Kong. At sinasabi nga nila ay bakit kailangan na sila'y singilin at hindi naman sila na-ospital sa Pilipinas. Tama nga naman. Ay siguro yan, pag sila'y nasa bansa na natin, tsaka nyo lamang sila kuhanan ng premium contribution sa PhilHealth. Pero sa ngayon, mayroong mga OFW, karamihan dyan, naabot ng 10 years, 15 years na nandun sa ibang bansa, doon sila ay nagpapagamot. At yung mga itutulong na lang nila sa pamilya ay pinapadala na nila. Ay kung mapunta pa yan sa panibagong gastos ng kanilang pamilya dahil inuhulog na sa PhilHealth, ay malaki na naman kabawasan yan. Ay wala na nga SAP, no? Malinaw po yan, ha? Ang mga OFW ay disqualified po o hindi kasali sa Social Amelioration Program ng DSWD. Ang kanilang pamilya. Tapos, kukuhanan pa ninyo ng karagdagang premium contribution sa PhilHealth. Dagdag gastos na naman yan. Ay sana ho, mag-isip-isip itong pamunuan ng PhilHealth sa pangunguna ni General Morales, no? At ito namang sinadura Risa Ontiveros. Ay bakit maraming mga batas na dapat isulong sa Senado, ay bakit itong mga OFW ang kanyang pinagdidiskitahan at kailangan daw magulog yung mga OFW ng mga contribution para sa kanilang kinabukasan. Ay doon nga sa ibang bansa eh. Absuelto na sila dahil meron silang international coverage ng kanilang medical insurance na iyan naman ay ginakaltas ng kanilang mga amo sa kanilang masweldo kada buwan. Ngayon, kapag sila sa Pilipinas, umuwi. Hindi, pag sila nagkasakit, hindi ho nila nagagamit ang kanilang PhilHealth. So, dapat huwag nang singilin at huwag nang dagdagan. Dadagdagan mo pa, talagang pahirap yan. O lahat ng benepisyo ng gobyerno katulad ng SAP, yung Social Amelioration, hindi sila kasali na pinamimigay ng DSWD. Kung ano-ano pang maprograma ng gobyerno ngayon na binibigay sa panahon ng COVID-19 na hindi sila kasali sapagkat sila ay tinuturing na middle class dahil nga sa kanilang trabaho. Eh sana mapag-isipan nyo maigi yan sa PhilHealth at kay Senadora Risa Ontiveros dapat tingnan natin kung napapanahon ba ang pagdagdag ng panibagong taas ng premium contribution ng OFW sa PhilHealth na yan. Okay, tatalakay natin sa masunod na araw at hindi tayo titigil hanggat may mga OFW na pinapahirapan. Meron tayong nag-PM sa atin, maraming nag-PM sa atin ng mga OFW, tinatanong niya kung legal ba ang 3% na ipapataw ng PhilHealth sa kanila o pagbawas sa kanilang sweldo ng 3% at ihulog sa PhilHealth. Okay, balikan natin yan at hindi kami titigil. Okay, magandang hapon sa inyo at mabuhay po kayong lahat. Ito po naman si Mar Batigas. Magandang hapon.